Hi guys, this is Doc Gelo. In this video, pag-usapan po natin paano nga ba natin malalaman or mapapansin na ang ating mga aso at pusa ay meron ng nararamdamang masama. So basically, when it comes to physiology and pathology, ang medisina sa mga animals, specifically dogs and cats, is identical sa panggagamot sa tao. Mga ilang sakit lang na of course hindi present sa tao and vice versa. But overall, on how humans is being treated is ganun din po ginagamot ang mga animals, lalong-lalo na ang mga aso at pusa. But unlike po sa medisina sa tao, ang mga tao po ay nakakapagsalita, nakakapag-complain, at nakakapagpaliwanag kung ano yung nararamdaman nila. Ito naman po yung kaibahan sa mga aso at pusa. Technically, they cannot speak. Technically, hindi nila kayang express kung ano yung nararamdaman nila. Kumbaga, wala silang way para sabihin sa ating mga fur parents nila kung sila ba ay may nararamdaman or wala. So, it's kinda difficult for us veterinarians or animal doctors to know kung ano yung problema ng mga dogs and cats natin dahil hindi nga nila kaya specifically sabihin kung ano yung nararamdaman nila. And mas lalo rin pong mas mahirap para sa mga fur parents kung paano nga ba nila masasabing may sakit or nararamdaman ang kanilang mga aso. Para sa aming mga veterinarians, we have years of experience and of course years of studying on how to know kung ano yung deceased sa normal state ng mga animals. So basically, kami mga veterinarians, we do solely depend doon sa physical examination ng pasyente and also history taking natin sa mga owners as well as diagnostic examination to identify kung mayroon na bang problema or okay pa yung inyong mga pasyente or yung aming mga pasyente. Paano nalaman po sa mga fur parents? Paano nila malalaman or masasabi na meron na palang nararamdamang masama ang kanilang mga aso or pusa? Basically, ang mga aso po is talagang lahat sila ay energetic, lively, and very bubbly lahat po ng mga dogs. Pero hindi po ito in general. May mga aso pong tahimik talaga at meron din naman pong hindi talaga lively. So, paano ninyo malalaman ngayon sa inyong mga aso kung sila ba ay may problema or wala? Gaya ng sinabi ko, dogs are generally reactive. Kumbaga, pag tinawag mo sila, talagang lalapit sila, no? At kapag nilaro mo sila, talagang magwiwiggle ang kanilang mga tails. So, technically, madaling mapansin kung sila ba ay active or not. Those owners na meron pong mga aso na talagang lively, it's very easy to see kung mayroong problema ang kanilang dog. First sign is yung lethargy. Pag sinabi natin lethargy, ang layman's term dito is yung nanghihina. Kumbaga, kapag tinawag mo siya, hindi ka masyadong papansinin or hindi siya tatayo at lalapit sa'yo. Kumbaga, kapag nakita mo siya sa bahay, nakahiga lang siya at hindi masyadong gumagalaw. Pangalawang pwedeng mapansin po natin sa kanila is hindi sila kumakain. Pero may difference po ito sa pagiging picky eater. And that's what I'm going to clear sa inyo lahat ngayon. Mga asong picky eater, they usually taste the food but they are not finishing it. Ibig sabihin, kakain sila pero hindi nila inuubos. When it comes naman sa may sakit na animal, if you offer food, technically talagang hindi na nila talaga papansinin yan or hindi sila susubo. So aamuin lang nila tapos hindi nila papansinin. Much worse is kapag nag-offer kayo at wala talaga silang desire or maski amuin is wala talaga. And that's the difference nung dalawa. Pag ang aso ninyo ay nanghina at hindi na masyadong kumain or totally hindi talaga kumain, basically, mas mataas ang tsansa na meron siyang nararamdamang masama. So aside sa activity or yung kanilang energy at yung kanilang pagkain, isa pa sa mga pwede niyong mapansin is yung mga clinical signs tulad ng pag-ubo or kaya paglambot ng pupo. Ito po yung tinatawag nating excretions. Yung kanilang wiwi or kanilang pupo, yan yung mga kailangan niyong obserbahan kung normal ba yung state. Ang kanilang bang mga ihi ay hindi masyadong mabaho, hindi ba ito may dugo or hindi ba may kasamang dugo or meron bang ihi na lumalabas sa kanila. At sa kanilang mga pupo naman, you have to see kung mayroong bulate, you have to see kung consistent, may consistency ba or wala ang kanilang pupo. Therefore, kapag nakita nyong hindi normal yun, isa na yun sa mga senyales na maaaring may sakit ang inyong aso. But you have to observe. The observation should not reach for about 7 days. Tandaan nyo yun guys. Marami kaming clients dito or most of the time in my years of practice dito sa aking veterinary clinic,
a lot of clients namin is medyo late na magdala ng mga pasyente, kung saan dinadala na sa amin yung pasyente ng medyo malala na yung condition. So that's why nahihirapan kaming gamutin ang mga pasyente namin. Pero para maging fair lang po ang lahat, no, maaari kayo mag-obserba sa inyong mga aso at pusa at around the 1 or 2 days lang. If you think na nagiging consistent na yung mga napapansin yung hindi normal sa kanila, that's the time you have to visit your veterinarian ASAP. Comes to your cats naman po, it's pretty much the same with dogs, kung saan nawawalan din po yung kanilang energy, nagiging lethargic sila, as well as nawawalan din po sila ng appetite sa pagkain. So one of the most common na sakit na meron ng mga dog or ang ating mga pusa is yung feline lower urinary tract infection, and that's what we call flute D. So dito, nagkakaroon po ng UTI yung aso, resulting to pagkakaroon ng bato sa kanilang pantog o di kaya sa daluyan ng wiwi. So pagdating po sa wiwi ng inyong mga pusa, what you have to remember is to look for their cat litter. Kapag nagtatry sila or masyadong tumatagal sila sa pag-ihi doon sa kanilang cat litter, that's something wrong. Actually kasi kapag umihi ang mga pusa, pagpunta nila doon, saglit lang. Pero pag tumagal sila ng 1, 2, 3 minutes or more than that, ibig sabihin meron tayong tinatawag na dysuria. And much worse is anuria, kung saan sa dysuria, nagkakaroon po ng difficulty or sakit sa pag-ihi, at ang anuria naman is totally walang ihi na lumalabas. Basically, what we're saying lang po is the sign ng may sakit ang inyong mga aso at pusa is pretty much the same. So, lethargy, nagiging anorexic sila, hindi sila kumakain talaga, and also, yung mga clinical signs sa ihi, sa pupo, pwede nyo tingnan din yun. Pero sa pusa, makikita din po natin at even sa dogs, yung mga respiratory signs tulad ng sipon at ubo, of course, madali lang malaman kung meron sila nun. Tulad lang din naman po sa tao. Kapag may sipon, makikita nyo, pwedeng tumutulo yan. Nagkakaroon din sila ng ubo, talagang nagka-coughing sila. So, maaaring meron silang heartworm or kaya upper respiratory infection or kung ano pa mang sakit na meron sila. So, pagka nakakita kayo ng mga ganong sinyales, mas maganda na madadala po natin sila sa mga veterinary clinic nang sa gayon, makita natin kung ano talaga yung problema ng inyong mga aso at pusa. Alam po natin that everyone is busy. Alam po natin that some may have work from home, no? Ibig sabihin, we are busy sa ating bahay. But make sure lang po to have some time to look for your dogs. Kahit ilang minuto lang yan, while you're feeding them, while you're petting them in the morning, you can check them if there are things na hindi na normal. In terms of skin, no? Normal po ang paglalaga sa mga aso at pusa. Pero kailan natin masasabi po na hindi na normal ang condition ng kanilang balahibo at balat is kapag ka ang kanilang hair loss or shedding ay umabot na sa balat at nakikita nyo na yung kanilang skin. Ibig sabihin, hindi na po nagko-compensate yung skin niya at excessive na po ang hair loss kapag ganun. Kapag naging excessive po ang hair loss nila, dapat kasi ang natural hair growth is may pumapalit habang may natatanggal. So kapag nakalbo na talaga, ibig sabihin po, there is something there. So, could be because of allergic reaction sa kinakain nila. It could be because of microorganisms such as parasite in the skin as well as fungi. So, there's still a lot of possible causes na meron sa pagkalagas ng buhok ng inyong mga aso at pusa. But what you have to remember is kung ano yung time kung saan dapat mag-alala na kayo. And that's the time kung saan wala na pong pumapalit doon sa area na nawawala ng buhok at nagiging alopecic na to. When we say alopecic, nawawala na po yung buhok doon sa area. And also what you have to check sa balat ng inyong mga aso is yung redness at flakings. When we say flakings, ito yung sinasabi natin balakuba. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng hyperkeratinization ng inyong mga aso because of an allergic reaction or because of a microorganism that infects yung kanilang balat. So, kailangan nyo pong tingnan kung marami silang balakubak or kaya namumula ang kanilang mga skin na nagre-result to excessive pruritus or pangangate sa inyong mga aso. Of course, it's self-explanatory kung saan kapag ka nakikita nyo talaga nagkakamot ang inyong mga aso, that's the time you have to be bothered. So, visit your nearest veterinary clinic para mapacheck up sila agad. Pwede naman po tayo magtanong sa internet, pwede kayo magtanong sa kaibigan nyo, but then of course, if it's really an emergency case or could endanger yung buhay ng inyong mga aso, hindi po advisable na you seek help pa sa internet before you proceed or rush your animal to the nearest veterinary clinic, because
if ganun ang gagawin natin at malala ang kanilang kondisyon, the longer na tayo naghihintay, the longer na pinapatagal po natin yung condition is the more nagle-lessen po ang chances na makasurvive ang inyong mga dogs and cats. I just hope meron kayong natutunan in this video and I hope that you will be able to learn how to look kung ano yung mga hindi normal sa inyong mga aso. And sana po, wag na po tayo magpapakatagal ng mga condition, lalo kung ito ay emergency or could endanger the life of your animal. So kung kaya po natin makavisit agad sa mga veterinary clinic natin, ipacheck up agad po natin ang ating mga aso at pusa nang sa ganon, masigurado po natin na sila ay healthy. And that's all for this video. I won't take much long. But if you have any more questions about this topic, you can comment down below and might as well, you can try to consider following me or subscribing in this channel. I do have TikTok, Facebook, and Instagram. Sa lahat po ng ating social media account, ang pangalan ko po is Doc Gelo TV. And my clinic is located here in Dasmariñas, Cavite. Ang pangalan po ng ating clinic is Zootopia Animal Clinic. And we have an audiovisual presentation in this YouTube channel. You can check it out para makita nyo kung anong itsura ng clinic ni Doc Gelo. And thank you so much for reaching this part. I hope to see you again on my next video. So, sana po lahat ng inyong mga dogs and cats is always healthy. So, tandaan po natin, consult your veterinarians. Prevention is always better than cure. Bye-bye.